Ang Asian Games ay isang quadrennial events na tumutukoy sa paligsahan pampalakasan. Ito ay ang Olympic ng rehiyon ng buong Asya. Sa larong basketball na unang dinaos noong 1951 sa New Delhi, India, hinirang ang Pilipinas bilang unang kampiyon. Limang koponan lamang ang lumaok noon, ito ay ang Pilipinas, Japan, India, Iran at Burma. Nakuha ng Pilipinas ang gintong medalya ng walang talo sa torneo, pumangalawa ang Japan at pangatlo ang Iran. Bumandera sa Pilipinas sina Francisco Calilan, Andres de la Cruz, Hinaro Fernandez, Jose Go Chango, Rafael Paeng Hechanova, Mauro Lorenzo, Carlos Loizaga, Antonio Martinez, Loro Momar, Ignacio Ramos, Meliton Santos, Mariano Tolentino, at Coach Enrique Crami. Sumunod na Asian Games ay idinaos sa Maynila noong 1954. Muling nagkampiyon ang Pilipinas sa basketball, walong mga bansa ang naglaban-laban. Ang Pilipinas ang nakakuha ng unang pwesto, sumunod ang Republic of China o Taiwan at pumangatlo ang Japan. Bumubuo ng koponan sina Bayani Amador, Florentino Bautista, Jose Maria Cacho, Napoleon Flores, Antonio Henato, Rafael Hechanova, Eduardo Lim, Carlos Loizaga, Ramon Manulat, Loro Momar, Francisco Rabat, Ignacio Ramos, Ponciano Saldana, Mariano Tolentino at Coach Herminio Silva. Ang ikatlong Asian Games ay ginawa sa Tokyo, Japan noong 1958. Ang Pilipinas sa ikatlong pagkakataon, ang tinanghal na muling kampiyon ng paligsahan. Bumubuo ng koponan sina Emilio Achacoso, Kurt Bachman, Carlos Badion, Loreto Carbonell, Francisco Lagarejos, Eduardo Lim, Carlos Loizaga, Ramon Manulat, Leonardo Marquises, Constancio Ortiz, Mariano Tolentino, Martin Yura, Antonio Villamor, Francis Wilson, at Coach Valentin Iduque. Ang ika-apat ng edisyon ng Asian Games na ganap sa Jakarta, Indonesia. Ito ang ika-apat na sunod na titulo ng Pilipinas at ang pinakahuli hanggang kasalukuyan. Binubuo ang koponang ito nina Engracio Arasas, Kurt Bachman, Narciso Bernardo, Jeronimo Cruz, Manuel Hoxon, Carlos Loizaga, Alfonso Marquez, Roel Nadurata, Eduardo Pacheco, Cristobal Ramos, Alberto Reynoso, Edgardo Roque, at Coach Enrique Crami. Mula 1966 hanggang 1982, ang Pilipinas ay nagtapos sa medalya nang makuha nila ang dalawang ika-apat na pwesto at tatlong ika-limang pwesto sa loob ng panahong iyon. Sa ika-sampung edisyon ng Asian Games Basketball, nakabalik sa medal harvest ang Pilipinas nang makuha ang bronze medal sa kartang 5-2 win-loss record. Binuo ang koponang ito nina Eric Altamirano, Alan Kader, Glenn Capasso, Harman Codinera, Jerry Codinera, Jojo Lastimosa, Samboy Lim, Ronnie Magsanok, Alvin Patrimonio, Dindo Pumaren, Emer Reyes, Jack Tanwan, at Coach Joe Lipa. Dahilan sa pagpayag ng FIBA na makapaglaro ang mga profesional, bumuo ng tinawag na Philippine Dream Team. Ang koponan ay nagwagi ng silver medal at pumangalawa tayo sa China. Ito ang pinakamataas nating naabot, matapos ang apat na sunod-sunod na ginto noong Golden Years. Kabilang sa koponan sina Alan Cade, Hector Calma, Ray Cuenco, Ibis Dignadise, Ramon Fernandez, Dante Gonzalgo, Samboy Lim, Chito Loizaga, Ronnie Magsanok, Alvin Patrimonio, Benji Paras, Zoldy Realubit, at Coach Robert Jaworski. Taong 1998, binuo naman ng Pilipinas ang tinawag na The Centennial Team. Binubuo ito ng masasabing the best of the PBA. Sa pagkakataong ito, nakakuha lamang tayo ng bronze medal laban sa China at South Korea. Bumubuo ng team na ito sina Alvin Patrimonio, Andy Sigal, Jojo Lastimosa, Dennis Espino, Alan Kadek, Jun Limpat, Berhel Meneses, Edward Joseph Pyle, Olsen Rasela, Marlo Aquino, Johnny Abarrientos, Kenneth Duremdes, at Coach Tim Cohn. Sa kasalukuyang taon 2023, sa pinakamalaking Asian Games edisyon sa Hangzhou, China, susubukan ng Gilas Pilipinas na ibalik ang naging mailap na titulo bilang hari ng basketball sa buong Asya. Binubuo ng team na ito sina Justin Brownlee, Angelo Kawame, Junmar Fajardo, Japheth Aguilar, Scotty Thompson, Calvin Aftana, Marcia Lasseter, Chris Ross, Arvin Tolentino, K.
Kevin Alas, CJ Perez, Chris Newsom, at Coach Tim Cohn. At nangyari na nga ang mithiin ng mga Pilipino na makuha ang ginto na naging mailap sa kanila sa loob ng 6 taon. Nakuha ng Gilas ang titulo sa hindi madaling paraan, sabi nga, "They have done it the hard way." Unang nanalo ng 2 sunod sa group games at natalo sa Jordan. Naging mahirap na daan ang dinaanan nila. Unang tinalo ang Qatar, tapos ang old tormentor na Iran at old rival China. At nagharap sa 2 pagkakataon ng Jordan na may mithiin ding kumuha ng unang titulo sa kanilang kasaysayan, pero nanaig ang Pilipinas para maibalik ang titulo sa atin bilang hari ng basketball sa buong Asia. Mabuhay ang mga manlalarong Pilipino!